Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagbunyi ni Russian President Vladimir Putin ang tinawag niyang liberation sa siyudad ng Mariupol. Ito'y matapos na abisuhan siya ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu na kontrolado na ng kanilang bansa ang naturang port city. Kasabay nito, iniutos ni Putin na barikadahan ang mga industrial area upang hindi makatakas sa mga tao kasama na ang nasa 2,000 Ukrainian soldier na nanatili doon. Una nang naglabas ang Russian forces ng surrender or die ultimatum sa Mariupol na nagtapos ngayong araw. Gumanti ang Israel sa Gaza matapos nitong bombahin Huwebes ng madaling araw. Ito na ang pangalawang pagkakataon ngayong Linggo na nagsagawa ng airstrike ang Israeli forces kontra sa mga Palestino. Maraming bahay ang nawasak sa Al-Burehi refugee camp sa Central Gaza. Wala pa namang naiulat na casualties sa pambobomba. Samantala, ayon sa Israel Police, na una nang nagpasaabog ang kampo ng Gaza ng rocket missile sa southern Israel, Miyerkules ng gabi na wumasak naman ng ilang tahanan sa Esderot City. Uulitin ng Commission on Elections ang pagpapaimprinta ng higit 372,000 na balot na natuklasang depektibo. Kinumpirma ito ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa pagtatapos ng imprenta sa official ballots para sa May 9 elections. Pero paglilinaw ni Garcia na ang depektibong balota ay kumakatawan lamang sa 0.55% sa kabuuang 67.4 million ballots na napaimprinta. Tiniyak pa ni Garcia na sisirain ang naturang mga balota kapag natapos na ang reprinting sa mga ito. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC sa publiko kaugnay sa mga pekeng impormasyong kumakalat sa social media hinggil sa posibilidad ng pagtama ng malakas na lindol sa Cagayan de Oro at Tagoloan River. Lumabas ang naturang babala matapos makatanggap ang mga ulat ang ahensya na may mga individual ang umano'y nasa likod sa pagpapakalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng matinding pagkatakot at pagkabahala sa mga tao. Samantala, hinimok naman ng PHIVOLC ang mga taong sangkot na ihinto ng pagpapakalat ng fake news. Gayon din, pinayuhan ng ahensya ang mga tao na bisitahin ang kanilang official website at social media accounts para sa mga impormasyon. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan sa pangmatagalang kapayapaan sa Zamboanga Peninsula, nalalapit na nga bang masawata ang armed struggle sa nasabing rehiyon? Ang gobyerno ng Pilipinas ensure to protect the Bangsamoro outside core territory. Okay naman yun sa amin. Yung dating lumihis at iba ang ideolohiya ay ngayon makikiisa sa ating pamahalaan. Sa planong gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC, umaasang malaking tulong ito sa paghubog at pag-aaral ng mga kabataan at magkaroon ng karagdagang puwersa ang sandatahang lakas sa oras ng sakuna at pakikidigma. Tunghayan natin ang military education at pagsasanay ng mga kabataan para sa National Defense Preparedness sa pinakamalaking ROTC training camp sa Zamboanga Peninsula. Ang bagong Laang Kawal. Magandang gabi, Pilipinas! At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.